Si Nurse Ivan na po yung bahala sa'yo. Mabait po yan. Doc Annalyn, excuse me, may naghahanap sa'yo. At si... Harry, anong ginagawa mo dito? Tinetext kita, hindi ka naman nag-reply. At sorry, medyo toxic kasi kanina eh. Bakit? By any chance, nagkita ba kayo ni Tita Irene today? Tita Irene? Hindi. Ba't mo natanong? May sked kasi kami ng photoshoot ngayon. Tinatawagan ko siya, tinetext ko siya, pero hindi ko siya ma-reach. Eh, ba't di mo tanungin yung daddy mo? Yung nabanggit ko nga sa kanya, nagalit na siya sa akin eh. Sabi niya, ayaw niyang kinakausap ko si Tita Irene. Bakit naman? Di ko alam. Eh, alam mo ba yung address niya? Hindi mo siya puntahan. Hindi ko rin alam saan address niya eh. Iyaan mo na. For sure naman, magkaparamdam din yan sa'yo si Tita Irene maya-maya. Antayin mo lang. Oh, sige, sige. Salamat. Pasensya na, na-istorbo kayo ah. Oh, sige, babalik ko na yung pasyente ko. Oh, sige. Doc Katie, excuse me ah. Go ahead, Doc. How's VS? BP 100 over 70, HR 110, vital signs stable, Doc. Okay, refer to trauma team, clean all wounds, and facilitate all the lab. Yes, Doc. Doc? Yes, Doc. Follow-up referral to medical legal. Yes, excuse me, Doc. Grabe gumawa na ito, Doc. Daming pasa sa mukha at sa katawan. Nakakonsensya siya gumawa. Tinapon lang sa krik. Walang awa, walang puso. Mapaparusahan din ang criminal na yun. If not, he will always have a place in hell. Let's go. Hindi si Irene. Grabe, patay na pala talaga yan. Kala ko buhay pa kanina eh. Gumalaw pa eh. Sinasabi mong paggalaw ng katawan, rigor mortis ang tawag doon. Nagkokontra kang katawan pagkamatay, saka magre-relax ulit. Yung iba, iniisip na buhay pa to. Pero, senyalis yun na patay na talaga. Tsaka, 5 oras na to nasa crime lab kanina. Kung buhay pa to, di bumangon na sana. Di ba pinaliwanag ko sa'yo kanina? O, paano? Kasama eh. Tignan, boss. Ano yung ibig sabihin mo? Itatambak mo dito yan? Eh, may 4 pa nga kayong bangkay dito eh. Na iniwan eh. Nabubulok na nga, hindi nyo na binalikan eh. Hindi nyo pa kinuha eh. Tapos ngayon magdadagdag pa kayo na isa. Wala nang bakanting pwesto sa crime lab. Dumating pa yung mga bangkay na galing sa nasunog na bus. Tsaka, accredited partner namin kayo, di ba? Kaya hindi ka pwede magreklamo. Wala pa ba pamilya naghahanap dito? Ulit mo? Wala nga. Wala nga mga IDs yan eh. Kahit alahas, wala. Wala ka namang iintindihin dyan eh. Nakuna na ng mga pictures yan, documentation, measurements. At turuan ka na rin ng chemical yan para hindi mo na impalsa mo yan. Ano pa? Eh, saan ko ilalagay ito? Kung gusto nyo, patong sa mesa. Bahala kayo. Huwag lang kayo gagawa ng kalokohan. At kapag hinanap namin, dapat maibigay mo agad. Ha? Tara. Sige, kuya. Mauunan na rin ako. Alis na rin ako. Sabihan mo na lang ako doon sa ina-applyan ko, ha? Sige. Tatawagan na lang kita. Ikaw talaga, oh. Alam mo, wala naman ako napala sa'yo, eh. Wala ako nakakuha, eh. Ngayon, malas ang inaabot ko. Anong gagawin ko sa'yo? Hello? Ano? Nako! Eksakto ka! Mayroong bago dito. Oo! Okay, sige. Ikaw talaga, oh. Alam mo, kanina, akala ko malas ka. Hindi pala. Swerte ka pala sa akin, eh. Parang ikaw yung ano ko, lucky charm.
ako! Nak? Pinang, ano pong ginagawa niyo po dito? Eh, naglilinis ako kanina. Eh, nakita ko itong luma mong scrub suit dito sa Apex. Dinala ko na dahil paano ka makakapag-duty kung hindi mo suot yan? Ay, thank you, Lola. Pero okay lang po kasi hindi ko na po magagamit to eh. Magbabago po kasi kami ng scrub suit. May iba pa po ba kayong pupuntahan? Talagang naka-all black po kayo today, ah. Eh, paano tong Lola mo? Pupunta kami sa Lamay. Sabi niya kasi swerte daw siya ngayon, eh. Lamay? Bakit po sino pong namatay? Ay, ewan ko. Hindi nga namin kakilala yun, eh. Basta tong Lola mo. Hindi niyo po kilala? Eh, bakit niyo po pupuntahan? Tsaka ano po yung sinasabi niyong siniswerte po si Lola? Hindi. Kilala ko yun. Long-lost beshi ko. Eh, nabalitaan ko na Teggy. Lungkot na lungkot nga ako eh. Kaya papasyalan namin. Di ba, Diyosa? Ako, mag-iingat po kayo at saka nakikiramay po ako, Lola. Halika na. Ingat po. Bye na. Doc, nag-acknowledge na sa email ang mga department heads tungkol sa LA nyo. Na-email ko na rin yung hotel reservations at plane ticket niya, Doc. Salamat. Pag may emergency, tawagan mo lang ako. Sige po, Doc. Go ahead. Ingat po. Sandali lang! Ay, magandang hapon po. Joyce po. Nandiyan po ba si Doc Carlos? Oh, Harry! Ano? Nakontak mo na si Tita Irene mo? Hindi pa rin eh. Hindi ko na alam kung saan siya hanapin. Eh di, i-text mo na lang siya. Sabi mo sa kanya na kakancel mo na yung photoshoot ninyo para naman di ka na umasa sa wala. Hindi kaya may nangyari sa kanya? Oh, tingnan mo ikaw. Hindi mo lang makontak, may nangyari na kaagad. Di ba pwedeng busy lang siya, ganun. Sige na, subukan mo siyang tawagan ulit. Last na. Oo, oh, sige. Wala na ako. Salamat. Yeah. Annalyn, Justine, mukhang seryoso yung usapan niya ni Harry, ah. Eh, hindi niya kasi makontak yung tita Irene niya. Irene? Mm-hmm. Kanina niya po nga kinukontak, kaso di naman sumasagot. May photoshoot pa nga daw sila eh. Sige na, Justine na. Una na ako kasi may lunch pa kami nila, Nurse Karen. Annalyn. Gusto mo tumulong ako sa paghahanap? Wala naman akong gagawin eh. Talaga? Sige. Thank you, Justina. Sige, mauna na ako, ah.